Magsitayo po ang lahat para sa banal na orasyon. Sa ngala ng Ama na Anak na Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria, at siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nakatawan tao at nakapamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita na anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang papapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang iyong telepono. Ang lahat po ay sumabay sa pambungad na awit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 23 ng Pebrero at ito pong araw na ito ay inilan natin sa pagpapagaling sa tulong ng pagdalangin ni Santo Padre Pio. Kaya naman sa paghahandog po natin ng banal na misa sa mga sandaling ito, ating isama sa ating dasal ang intensyon ng bawat isa, ganun din ang mga mahal natin sa buhay na hindi natin kapiling sa pagdiriwang na ito dahil sa iba't ibang kadahilanan, lalo tigit ang mga taong may sakit at nangailangan ng pagpapala ng Diyos. At upang tayong lahat ay maging karapat dapat sa misang ito, atin po munang aminin pag-isihan ng ating nagawang kasalanan. Buong kapakumbabaan po nating sabihin, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kalilimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod na nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung lumutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel yung kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng mahal, kas
kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo, ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong lahat. One more chance. Ano? Alam nyo, mga minamahal ng mga kapatid, tuwing pong Linggo, mga bandang hapon, sa mga radyo, sa FM stations, usong-uso yung mga lumang kanta. At hindi po nawawala dyan yung one more chance. Ano? Mga minamahal ng mga kapatid, ito po yung mensahe po sa atin ng mga pagbasa ngayon. Sa first reading, napakaganda. No? Sabi, ang isang taong masama na nagpapakabuti, no? Ay kalugod-lugod sa Diyos. At ayaw ng Diyos na may taong masama na mamatay. Gusto ng Diyos, lahat ay ligtas at lahat ay mabuti. Kaya nga, napakaganda nun. Sabihin, one more chance. May chance sa lagi na ibinibigay ang Diyos sa isang taong masama at nais ng Diyos na mapabuti. At nais ng Diyos sa tayong lahat kapag tayo ay nagkakaroon ng kasalanan laban sa Diyos at laban sa ating kapwa, laging meron pang one more chance para baguhin ito. Sapagkat, our God is a God of second chance. Laging may pangalong pagkakataon sa Diyos. Laging merong puwang sa Diyos na tayo magbago. At laging merong puwang sa Diyos upang ituwid ang ating pagkakamali. Kaya pansinin po ninyo sa ating pong Ebanghelyo. Sabi doon, o kapag ikaw ay maghahandog at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iiwan mo muna yan at makipagkasundo ka. Ibig sabihin, pag alam mong ikay maghahandog sa Diyos, humika muna ng second chance, makipagsundo ka muna sa iyong hindi nagkaintindihan kayo o na yung nakasamaan ng loob, humingi ka ng tawad, humingi ka ng second chance, baho ka maghandog sa akin. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, very precious
yung salitang, I give you another chance. Sapagkat sa pagbibigay ng another chance, dito nagbibigay ng isang bagong pag-asa sa isang taong nagkamali. Kaya, wag na wag ninyong sasayangin yung second chance na yon. Pasunin po ninyo sa buhay may asawa. Sa pag-asama ng mag-asawa, may mga pagkakamali at pagkukulang. Pero kapag ang isa sa couple ay nagsabing, I give you another chance, doon, no? Nagpapatuloy uli. Nag-uugnay uli yung kanilang sumpaang till death do us part. Kaya naman, kapag ang isa sa couple ay hindi na nagbigay ng second chance, wala nang till death do us part. Bakit? Putol na. Kasi wala nang ikalawang pagkakataon na ibinibigay sa bawat isa. Ganun din po sa Diyos. Bakit kaya merong forever and ever at life everlasting sa ating lahat? Because of the second chance na ibinibigay ng Diyos. Dahil sa pagpapatawad ng Diyos, dahil sa pag-unawa sa atin ng Diyos, kaya nga, parang masakit sa kalooban natin kapag wala yung sakramento ng kumpisal. Sapagkat ang sakramento ng kumpisal, second chance yan ng Diyos para sa atin. Para patawarin yung ating mga kasalanan na nagawa. Upang sa ganun, kapag napatawad ating kasalanan, makakamtam naman natin ang buhay na walang hanggan. Kaya napakabuti ng Diyos. Laging may puwang, no? Para tayo patawarin at para tayo ay magbagong buhay. Ito yung paanyaya sa atin ng panahon ng Kwaresma. Namnamin natin yung second chance na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay, na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang patitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kesa po ang magitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisnisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong
Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubiling ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kailan. Gutom o awang iyong naranasan sa dinanas mong kahirapan. Kitang damaya apat na pong araw sa ilang sinubok inakit ng tampalasak sa tukso mong nalag pasang. Nais kitang tularan, Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayun o't pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pung araw, tungo sa Kalbaryo pinasal ang krus ng aming kasalanan. Sa hapis ng berheng mahal, nais ko siyang sama. Salo sa iyong kahirapan, sama ay paglabanan sa ayun o't pagdarasal. Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyong pumugasan kasalanan, sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon na sa apat na pung araw. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingang sa amin na uukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China. Mungheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit.
takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayon sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ang inyong pagbisita sa pambansang Dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW, at makasama niyong foreigners. Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, ang mga tagaparokya at Dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo na multipurpose building. Sila po ay nasa bandang likuran at gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ikalima, bilang isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay naniyahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita niyo po sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, meron po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap ni katatlo na hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi pa din ang ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa managanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya at sa halagang 2,500 piso hanggang March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap de kadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng ating mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukad ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man